Sumayin niyo ang Espiritu, kapayapaan, at karunungan mula sa Diyos Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo, mga biblical na kapatid kay Kristo. Ang destinasyon o ang tunay na goal natin ay dalhin tayo ng Lord Jesus sa Diyos Ama na perfect, kaya tayo ay dapat ding maging perfect. 1 Peter 3:18 Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Kaya matuwid ang pagkakasalita ni Kristo ng ganito. John 14:6 Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sinuman ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Dahil siya lang ang namatay dahil sa ating mga kasalanan. Sa totoo lang hindi tatanggapin ng mga tao ang katotohanan malibang may Espiritu ng Diyos, sapagkat nasusulat. Isaias 62:2 Sapagkat, narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa, at ng salimuot na kadiliman ang mga tao, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. At bukod pa rito ay pinagsisihan na ng Diyos kung bakit nilikha niya ang mga tao. Genesis 6:7 At sinabi ng Panginoon, Lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Kaya sa Ebanghelyo ni Kristo ay nasasad ang ganito dahil wala nang may dadahilan pa ang mga tao sa lahat ng kasalanan at baka pagpaumanhinin pa ang Sodoma at Gomorrah noon na pinaulanan ng apoy at asupra, Matthew 10:15. Luke 23:28-29. Tatapu at paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili, at ang inyong mga anak. 29. Sapagkat narito, darating ang mga araw, na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog, at ang mga tiyang kailanmay hindi nangagdalang tao, at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpapasuso. Mabigat na pananalita ito dahil tatawaging mapalad ang mga walang anak o baog at dibdib na hindi nagpasuso. At tatangisan natin ang ating mga sarili at mga anak kung anak ng Jerusalem na nasa itaas, na kung babasahin sa aklat ng Galacia sila yung mga anak sa pangako. Galatians 4:22-31 Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaeng malaya. 23. Kayunman ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 24. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y dalawang tipan, ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nangganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. 25. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 27. Sapagkat nasusulat, magsaya ka, o baog na hindi nangganganak, magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. 28. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. 29. Tatapwat kung papaanong iyong ipinanganak ayon sa laman ay nagyusig sa ipinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. 30. Kayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. 31. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya.
kaya napakahirap mang-aral dahil ito ay isang kapaguran sa laman, kumbaga ayon sa nasusulat ang Espiritu ay may ibig ngunit mahina ang laman, Matthew 26:41, Ecclesiastes 12:12, at bukod dito bawat tao ay sinungaling at ang Diyos ay lang ang tapat, kaya masakit tanggapin ang katotohanang hindi nila sinasang ayunan ng lubusan ang katotohanan. Magpatuloy tayo sa paksa, isa ito sa napakahalagang katanungan na dapat maalaman ng mga nagbabasa ng Biblia. Kinakailangan pa ba talaga sa mga Kristiyano ang perfection o kasakdalan? Ito ang aking sagot na mababasa ayon sa Biblia, ayon sa Lord Jesus at sa kapahayagan niya kay Apostol Pablo. Matthew 5:48. Kayo ngay magpakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ang sakdal ay nangangahulugan sa Ingles na perfect, bagamat sinasabi ng mundo ay nobody is perfect, ang masasabi ko dyan ay natural at tiyak iyan dahil hindi naman sila tunay na Kristiyano at nasa pamamahala sila ng kaaway, John 5:19. Christian Standard Bible. Alam natin na tayo ay sa Diyos, at ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Mayroon pang iba na nasusulat sa perfection o kasakdalan, magbasa pa tayo. Hebrews 6:1. Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan, na huwag nating ilagay na muli ang kinasasalagan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Diyos. Basahin po natin itong mga saint o holy people na bumangon mula sa mga libingan ng ang ating Lord Jesus ay nabuhay mula sa mga pagkatapos na matay sa krus. Matthew 27:51-53. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa, at nangabak ang mga bato. 52. At nanggabuksan ang mga libingan, at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbanggan. 53. At paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli ay nagsipasok sila sa bayang banal at nanggapikita sa marami. Ito ang katugtong sa Matthew 27:53. Hebrews 13:36-36. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. 37. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tebak, sila'y nagsilakad na parutpar ito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, ng apipigati, tinatampalasan. 38. Na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga langga ng lupa. 39. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. 40. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Bakit sila kailangang magdanas ng mga gayon ng panahon na ng Kristyanismo, upang sila ay maging sakdal ng hindi bukod sa atin? Kahit si Kristo ay naging sakdal din ng mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hebreo 5:7-7. Na sa mga araw ng kanyang laman, nang siya'y naghandog ng mga panalangin at mga daing na may malakas na pag-iyak at mga luha sa kanya na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig sa kanyang pagkatakot. 8. Bagaman siya ay anak, gayon may natuto siya ng pagtalima sa mga bagay na kanyang tiniis. 9. At nang maging perpekto, siya ay naging may akda ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa kanya. Colossians 1:28. 28. Na siya ang aming ipinangangaral, na binabalaan ang bawat tao, at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan, upang maiharap namin ang bawat tao na sakdal kay Kristo Jesus. Efeso 4:12. 12. Para sa ikasakdal ng mga banal, para sa gawain ng ministeryo, para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Efeso 5:27.
27 upang maiharap niya ito sa kanyang sarili na isang maluwalhating iglesia, na walang dungeons, o kulubat, o anumang bagay na katulad nito, ngunit dapat itong maging banal at walang dungeons. Kailangan pala sa bawat tunay na Kristiyano ay maiharap kay Kristo na sakdal o perfect. Kahit ang mga magigiting na mga apostol at iba pang lingkod ni Kristo ay dumanas din ng pagkasakdal o tinatawag ding martyrdom gaya ng pinagbabato hanggang mamatay si Stephen, Acts 7:58 na po, si James na pinatay ng tabak ni Herodes, Acts 12:1, ang iba ay mababasa sa High Story ng Martyrdom gaya ni Apostol Pedro na pinako sa krus ng pabaligtad, si Apostol Pablo na pinugutan ng ulo by Nero, at marami pang iba. Kaya hindi biro ang mabuhay, maglingkod, at magmahal kay Lord Jesus hanggang sa kamatayan dahil sa salita ng Diyos dahil dakilang gantimpala naman ang kakamtan natin. Kung naidagdag na tayo sa bahay ng Diyos ay tiyak na ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya dahil sa pananampalataya kay Kristo ngunit kinakailangan pa pala nating maging sakdal o mamatay dahil sa salita ng Diyos. Pagpalainawa tayo ng ating Diyos Ama dahil kay Kristo.